Mag-enjoy ba kayo? Oo naman. Sabihin nyo lang kung anong gusto niya. Sure. Ako ang bahala. Promise ako talaga. Oo. Ako pa. Teka. Regina, saan ka pupunta? Sasamahan na kita. Hindi na. Umuwi ka na. Nasaan si Borgo? Sabihin mo ako nasaan si Borgo! Tigil mo yan. Hindi natin makukuha yung impormasyon na kailangan natin kung di ka siya gaganyanin. Kung di mo kayang titigan ng dugo, hindi ka pwedeng maging bandirigma. Pero hindi mo pa rin kailangan gawin yun. Anong ginagawa mo? Bakit pinapakita mo yung mukha mo sa kanya? Huwag ka mag-alala. May solusyon ako para makalimutan niya lahat yan. Sana hindi ako mali sa pagtitiwala sa'yo. Nasaan si Borgo? Hinding-hindi ko yung pagkakanulo yung general. Ikaw, nakakain ka na. Don't worry, girls. You're safe. Ikaw ang halimaw sa ating dalawa! Gahaman ka lang, ha? Manyak ka pa! Justice is finally served. Paano yan? Hindi dumating yung witness mo. I suspect either na blackmail or nasuhulan. Kalmado ka? Okay lang sa'yo na madismiss yung kaso? I can still get justice in my own way. As a bonus! Tapos, lalo pa akong lalakas. It's like hitting two birds with one stone. Ali, sundan mo si Mr. Crisostomo. Gusto ko malaman kung nasaan siya mamayang gabi. Regina, hindi na to tama. Oh, Ali! Tayo ang magkakampi. Bata pa lang tayo. Since that time na nakiusap ako kay Dad na huwag sisantehin yung papa mo, ngayon mo pa ba ako tatalikuran? Iiwan mo na ako? I thought you'll always have my back, no matter what. Hindi na ikaw yung Regina ang nakilala ko. On the contrary, this is the real me. Yung Regina ang nakilala mo nun, yun yung hindi totoo. Ngayon palang lumalabas yung totoong ako. Noah, salamat pala sa pag-tour dito sa facility, ah. Baka naabala ka naman namin sa trabaho. Ako wala yun. Actually, masaya nga ako na nakapunta kayo dito na Lading, eh. Though you can always thank me with a date. Oo, tayo.
I'm telling you, our case is in the bag, Mr. Crisostomo. Kahit gaano pa kagaling ni Attorney Van Gadya, dahil inalisan natin siya ng witness, tuloy nang madi-dismiss ang kaso niya laban sa'yo. Matapos lang tong huling hearing, magse-celebrate tayo ulit, attorney. Right, Attorney Van Gadya, anong ginagawa mo rito? Oh, anong ginagawa ko dito? Well, I'm here to give you some justice. Sa mga biktima ay natuyo din ang mga katawan nila nang parang hinigop ang lahat ng kanilang lakas. Sa ngayon, ito na ang tinatalang pinakamalala at pinakabrutal na kaso sa mga pagpatay na nagawa ni Valentina at ng iba pang mga ekstra. Hindi sila mga kriminal. Bakit sila tatargetin ni Valentina? Di ba alam ni Valentina na inosyente sila? O wala lang talaga siyang pakialam kung napatunayan mo inosyente sila o hindi. Mabuti naman nakarating ka. Bakit mo ko pinatawag? Well, nakarating sa akin ang balita na bago pa mamatay si Crisostomo, siguradong talunan ka na. Naturally, nagtaka ako kung anong pinagkakaabalahan mo. Nasasanay ka na bang maging talunan? Do you even remember last time na nanalo ka? I don't see why that matters. I mean, napatay pa rin naman ni Valentina si Crisostomo. In the end, siya pa rin yung natalo. Si Valentina ang nakatalo sa kanya, hindi ikaw. Dapat kinikilala mo kung sinong mga kalaban mo para matapos na yung pagiging talunan mo. Regina, everyone has a weakness. Even Darna, akala mo lang wala siyang kahinaan. But most likely, meron siyang secret identity bilang ordinaryong tao. May pamilya, may iniingatan, may minamahal. Once you know who she really is, you will know all about her weaknesses. At yun ang gagamitin mo para talunin siya. And same principle applies sa mga kalaban mo sa korte. Kailangan kong malaman kung ano ang kahinaan ni Darna. Kailangan kong malaman kung sino siya. I can't believe that you really closed a whole restaurant just for this meeting, madam. Pero safe pa dito? No camera? Any devices na pwedeng ma-wiretap? Ako pa ba? Siguraduhin mo lang na kung ano man niyang ipapakita mo sa akin is worth my time. Nagawa ko ang isang imposible. Naisabote ko ang pagiging extra. Ay natuyo din ang mga katawan nila nang parang hinigop ang lahat ng kanilang lakas. Sa ngayon, ito na ang tinatalang pinakamalala at pinakabrutal na kaso sa mga pagpatay na nagawa ni Valentina at ng iba pang mga extra. Mahal din kita, Valentina.
ikaw ang isusunod ko kay Borgo. Pinuntahan kita sa cubicle mo, pero wala ka. Kakatapusan kasi namin mag-rescue eh, kaya ngayon pa lang kami kakain. Pero sila Richard na una na sa labas. I see. Thank you for your hard work. Si Lola, kumusta na siya? Naka-recover na? Ikaw. Ito, ginagawa ko yung sinabi mo na don't lose hope of Michael. Same. Actually, ikaw yung nagturo nun sa akin. Talaga ba? Kumain ka na ba? Ito, masarap to. Luto ni Lola. Kita. Ooh, I'd love that. Pwede ako mag-share? Oo naman. Kumuha na lang din ako ng plato. Ay, sorry. Na-excite ako masyado. Sakay ka na! Tara! Dahan-dahan lang kasi. Hello? Sige, papunta na ako. Teka, anong ginagawa mo? Eh, di mo makakas para mapunta tayo sa facility. Dali na! Teka. Ano na naman to, ha? Hindi tayo magkakating para lang pumunta doon. So, bibitawan na lang natin yung investigation natin after nung tour. Siyempre, hindi. O, dali ka na! Pero, may iba tayong pupuntahan. Mamaya, pagkatapos ng klase. Ma'am? Uy! Ma'am! Good morning, Ding! Ma'am, tulungan ko na po kayo. Mukhang madaya po kayong bit-bit eh. Naku, huwag na. Kaya ko na to. Hindi, sige na po, ma'am. Eh, madadaanan ko rin naman po yung faculty room. Sige na nga. Ayan, sige po. Ay, kunin ko lang po yung susi ko, ha? Gawa. Pabibo.